Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw na ito ng Webes? At September 24 na po tayo ngayon. Okay, malapit na po matapos ang buwan ng September. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na still His goodness and His provision ay talaga pong totoo. At kumapit lang po tayo sa Panginoon, tayong mga anak ng Diyos, alam po natin yan. We read that in the scripture. At palagi natin yung mapakinggan sa mga mensahe. Minsan sa awit, minsan sa preaching ng ating mga pastor. At sana po, alalahanin po natin yan. Kunin natin yung pong mga masamang loob sa buhay natin. No? Hindi maganda po yun. Kunin po natin yung mga bitterness sa buhay natin. Hindi gusto ng Panginoon po yun. At mahirap po na gumagawa tayo ng gawain ng Panginoon na mayroon pong bitterness sa ating mga puso. Hindi ba ba? Kailangan po maging peaceful kasi pag tayo pa ang ginagawang spokesperson ng Panginoon o mensahero, tayo po dapat ay ang ating mga puso mayroong mga bagay na hindi maging sagabal ang ating mga ginagawa. Okay, good morning din po sa atin dyan. Good morning sa kay Brother Nelson Raffles dyan po sa Tagum City, Double Del Norte. God bless you, bro. And also to Sister Era Torre dyan po sa Olongapo City. Mayong buntag dira sa imo. And to the Ritisa family, good morning din po. To Pastor Randy and to Ma'am Charlene
and also to Namagadan family dyan po sa may Tibongko. So good morning po sa inyo dyan. God bless you. At sa kay Manay Bibiulata, Manay, I miss you. Matagal-tagal ka na hindi nakasama namin, no? Pero maayong buntag diya sa imo sa Mawa. God bless you. And also to, sino pa ba? Okay. At ang ating mga tawag nito, so Pastor Kapagi, dyan po sa Semirara Island. Good morning, Pastor. And yes, sa ating mga taga sumasubaybay sa ating pong sa ating morning devotion, no? Insight from His Word. At muli po, napakilala po ako. Ako si Pastor Ray Sarzuela Chespa ng Northside Baptist Church. Isang tao na niligtas ng Panginoon galing sa kasalanan at galing sa kadiliman at dinala po sa maliwanag. Salamat po, no, sa inyo. And to Ma'am Roslyn Baggy, good morning din po sa iyo dyan sa Magsaysay. Okay. So, so ito mga greetings natin sa umagang ito. Yes. Pastor Ritisa, sa kay Brother Nelson Rafols, good morning po sa inyo dyan. At napapasalamat ako sa Panginoon na kahapon, nakagawa po tayo ng online prayer meeting. At kung gusto nyo po mapakinggan yung ating devotion kahapon, no? The seven negatives, okay? Instruction for prayer. Yun po ang ating pag-usapan kahapon, no? Mga verses natin, mayroong pito na negative instruction. So sabi nga natin, ang Bible po mayroong positive, mayroong ding negative instruction about prayer. At ang una po na negative doon po, not to be hypocrites. Yan po ang una. So ang ating mga example doon po, ang mga scribes saka ang mga Pharisees. Sila po yung mga sinasabi sa Bible ng mga tao na mahilig sa tatlong P, okay, when they pray. Postures, places, and then praises. Yun po sa kanila. Pero sa atin, it is always the motive. It is always what is inside our hearts that matters sa Panginoon. At ang prayer po, hindi ito pahabaan at hindi din paiklian. At hindi din po ito ginagawa because of the law. Ginagawa natin ito po to talk sa Panginoon, diba? To cast your burden sa Panginoon. At ang ating prayer po, hindi lang palagi humihingi. Nagpapasalamat tayo, kinakausap din natin ang Panginoon. Yan po. So, good morning to my daughter, kay Jem, dyan po sa St. Jude, sa may Buhangin. Good morning. Gising na siya, ano na, si Nice, si Ate Pables, and also to my son-in-law, si Matt, sa kanyang trabaho, and to the Matuti family dyan po. Good morning sa inyo dyan. And to all the brethren of Northside Baptist Church, mayong buntag yun sa inyo, Amar family, no, sa mga nagtatrabaho, no, si Ate Betsy, the Baro family, Matuti family, and the Igona family din po, no, lahat-lahat, no, hindi, I could not mention all of you, but thank God that ang ating pong ginagawa araw-araw, ang Panginoon nagre-remind sa atin. So ang ating po ngayong devotion, nasa Psalms 41 na po tayo. 13 verses po ang Psalms 41. At binasa ko ito ng ilang beses at para ma-digest ko at maintindihan ko ang sinasabi ni David po doon sa Psalms chapter 41. At maganda, no? I was been rebuked, I was been instructed from His Word. Kasi tayo mga pastor naman, hindi naman na talaga, tayo lang palagi ang nangre-rebuke, tayo lang palagi ang nagtuturo. Di ba? Dapat mauna tayong ma-rebuke, mauna po tayong maturuan ng salita ng Diyos. Okay? At we should put that in action. We should, by His grace. Alam ko po, no, na bawat isa sa atin talagang ginagawa natin kung ano ang gusto ng Panginoon, hindi po yung kung anong gusto ko. Hindi po yung kung anong gusto ng pastor, hindi po kung anong gusto ng kaibigan ko o ng pamilya ko, but kung ano po ang gusto ng Panginoon, yan po ang ating sundin. Okay? Tuloy-tuloy lang po tayo at sa mga kaibigan po natin dyan, at sana palagi po nating maalala yung mga bagay na yan. No? And I believe na ang ating Panginoon ay natutuwa pag makikita niya tayo na nag-unite, no? Walang samang loob sa ating mga puso, natutuwa po yun. Ang Panginoon, kasi
ang hirap at hindi magandang tingnan na sa pamilya ng Panginoon, ang mga membro doon ay nagkawatak-watak, hindi united, no? hindi nag-iisa ang kanilang isip. So sa pagsamba sa Panginoon, dapat palagi po nating alalahanin po yan, no? Na ang Panginoon po ay natutuwa sa kanyang mga anak na nag-iisa, no? At sa mga bagay na pertaining sa kanya. And good morning to Ma'am Jocelyn Absidi and to your family, Ma'am. Good morning dira sa Compostela, Davao de Oro, kasama si Pastor Gisette at ang inyong baby na si Shasha. Good morning po sa inyo dyan. No? So, mamayang hapon na meron po tayong ng Zoom meeting o Zoom fellowship with the people around sa ang ating pong speaker mamaya, taga Bangkok, no, si Pastor Lowen Iskanlar. So yun po ang tinatawag natin na quarantine touch na makita po natin, no, ano pa ang mga pag-iisip natin about the quarantine, no, about this COVID. But it will encourage us, no, the thoughts na ang mga bagay na makikita natin. So if you want to to join mamaya 7:15 po sa gabi, ibibigay ko po yung link. Nung nakaraang Webes, mga 75 din po kami na nagjo-join, no. Ang nagpasimula po nito yung Bangkok, no, ang ARC ministry ng mga kapatiran po doon, no. So maganda ang topic at talking about the intimacy ng Panginoon. Yun ang pangailangan natin. Ngayon naman ang topic natin na nakalimutan ko na sa ating tawag nito, sa ating wall yun po yun. So 7:15 po mamayang gabi. Okay, so I will try na makahabol ako kasi mayroon kami isang member na mayroong debo, no, sa mamayang gabi. Okay, so magpipray muna po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na binigyan mo kami ng isang opportunity to listen and to ponder upon your words. Lord, thank you for forgiveness of sin, human as we. Salamat, Panginoon, na your mercy and grace is always given to your children. So salamat, Panginoon, na ang iyong salita ay nanging gabay po namin. Yan po, doon po kami nakatayo, doon po kami kumukuha ng lakas, at ang aming buhay po nagdedepende sa iyo, Panginoon. Salamat sa aming mga viewers, salamat po na sa mga faithful na nakikinig at nagsishare at sa itong salita mo, Panginoon. Lord, I pray na ang bawat isa po sa amin, tulungan mo kami. I would like to pray for my cousin, no, si Family Billiard doon po sa Negros, na ang kanyang asawa po ay nasa iyo na, Panginoon. Malungkot, but I pray, Lord, na istentent mo si Nining at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga kapatid. I pray, Lord, for them, Family Billiard, Panginoon, doon po sa Escalante City. I pray also, Lord, for the daughter nila ni Marites Magadan, kanyang daughter na si Abby, Panginoon, tulungan mo po siya. At pagalingin mo po siya, Panginoon. Brother Victor C., pinipriyan ko rin po siya. Continue to sustain him, Lord. Kanyang wife si Joy, doon po sa Maynila. At ang kanilang paghahanap na maoperahan siya, Panginoon, ng sa kanyang colon, I pray, Lord, that also for the needs, I pray, Lord, for their business. Salamat sa kanilang generosity, Panginoon, to share the blessing to us. And we pray also, Lord, for my maninoy, Engineer Felix Oxinia, Panginoon, doon po sa Calaca, Batangas, kanyang wife, si Maninay Luz. I pray for them, Lord. I pray for Brother Tutong Delcano. Continue to pray for them, Lord, doon sa Karayan, Miagao, Panginoon, doon po sa Iloilo. I pray for his family also. To Sharon Gavion, doon po sa Las Vegas. I'm also praying for her sa kanyang trabaho. Also to my family, my wife, sa kanyang online class, Everyday Wisdom, at ang Little Lamb Schoolhouse din po, pinipirihan ko rin po. Si Ading, as sa kanyang study, Panginoon, through online din na klase niya, medicine, Panginoon, I pray, Lord, for wisdom, and thank you, Lord, for the blessing. I pray also, Lord, for Casey, sa kanyang tutorial every day, sa kanyang application, Panginoon, sa DepEd na matanggap po siya. And also to my
eldest daughter, si Jem, continue to be with her, Panginoon, sa kanyang ginagawa as a mother, as a working mother, sa kanyang dalawang anak, sa kay Ate Peeble, saka sa kay Ading, sa kay Nice, Panginoon. So we enjoy that moment na nang nabisita kami the other night. And also to my son-in-law, sa kay Matt, sa kanyang trabaho, kanyang pagbata-travel, going to Santa Cruz. I pray, Lord, for safekeeping, na makalamuhat siya, Panginoon. Ingatan mo siya, Panginoon, sa pandemic na ito. Lahat po kami, kahit na po ang Matuti family, I've been also praying for them, to my kumare, and also, Lord, for ang kanyang anak na doon sa Cebu, si Delmar, saka si Dan. O Lord, be with them, saka sa Dave Jan, na nag-aaral pa, Panginoon. And all the members sa Northside Baptist Church, Panginoon, ingatan mo rin po sila, ang Amar family, si Nelson, si Grace, kanyang trabaho, Panginoon, si Tipay, Neil Grace, kanyang trabaho, si Z, ang kanyang baby, si Janelle, at si Gain, at si Avon, sa kanilang pag-aaral, Panginoon. O Lord, be with them, Iguna family, to Ruth, and to his family also, to Princess. O Lord, I pray for them, and to JR and Marcel. O Lord, continue to be with them, the Barro family, that they could join us one Sunday, Lord. Matagal-tagal na rin sila, hindi namin nakasama, despite na pwede na po magsimba. And so to Ate Betsy, O Lord, be with her also, si Jai Jai. O Lord, sustaining grace to all of us. And I pray, Lord, for Pastor Richard Santonia, his family, dyan po sa Panabo, ang ministry, Panginoon, sa Magsaysay. Lord, I pray for his family also. Family Bagi family, si Roslyn and her family. I pray, Lord, for them, kanyang parents na makatanggap din sa Panginoon. Pastor Janicer Haas, his family, Panginoon, I pray that you should be with them, kanyang sakit sa likod, Panginoon, pagalingin mo rin po. Bless his family. Also to Pastor Dapar, I pray, Lord, for him also and his family doon po sa Santo Tomas. Pastor Ruiz and his family also, the church doon po sa New Katipunan. I'll be preaching there this coming October 4, and all the brethren there also, Panginoon. I pray also for Brother Charlie sa kanyang pag-aaral through online. I pray also, Lord, for his family. Bless him, Lord. So thank you so much, Lord, for how you've been faithful to us. I know that your goodness and your faithfulness, Panginoon, ay binibigay mo po. I pray also for Manay Bibiulata na makabalik siya, Panginoon, sa mission field. Lord, ingatan mo rin po siya. Sister Era Torres sa Tolonga po, Panginoon, ingatan mo rin po siya sa kanyang trabaho. Si Brother Nelson Rafols, I pray, Lord, for him and his family. Also to MCD family, Panginoon, si Joe at saka si Pastor Gisette doon po sa ilang baby, si Sasha. Doon, Panginoon, sa Compostela, Panginoon. Ingatan mo rin po sila. And all the brethren, Panginoon, si Mirara, at sa doon po sa La Union. I've been also praying for Pastor Balseda, kay Pastor Jekjek. I pray, Lord, for help sa kanyang health, Panginoon. Si Dayan, sa kanyang pagtatrabaho sa Cagayan, Panginoon, ang pag-travel, hatid sundo ni Pastor Jack, at si Miko, saka si Chico, Panginoon, na kanilang anak. I pray, Lord, that you should be with them. At grace and your mercy be upon with this Balseda family. So for Pastor Akala, Pastor Noak, Panginoon, Pastor Hidalgo and his family also. And all the brethren, Panginoon, sa Talaghag. And also sa Bukidno na area, Panginoon, ng mga churches din po doon. Our president, our mayor dito sa Davao City, I've been also praying for them, Lord, as they lead our country, as they lead our city, Panginoon. I pray, Lord, that this pandemic will end so that life must go on. At salamat, Panginoon, sa mga biyayang binibigay mo po sa amin. Sunday's activities, Panginoon, salamat na tuloy-tuloy na, Panginoon, at gamitin mo ito. Ito pong aming live broadcast. Itong morning devotion every morning, Panginoon, na it could reach homes, it could reach the lost, it could reach people to be edified. Gamitin mo ito, Panginoon. At ang signal, Panginoon, ng internet na maging okay po. At salamat sa provision once again, Lord. Thank you so much.
as we ponder your words this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so magandang umaga. So kay Pastor Dapar, magandang umaga po. To Marites, magandang good morning din po. And to Pastor Raynan Acosta, dyan po sa mga agoy, good morning, good morning. And also to Brother Ricardo Poblador, dyan po sa mga agoy. To Pastor Kerwin and his family, good morning sa inyo dira sa mga agoy po ni Middle Baptist Church sa may Bisling. And also to Pastor Banella, Banilla si Pastor Raul, dyan po sa Lingig. Na, ano, good morning po sa inyo dyan. At salamat no sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Okay? So, ito po ang ating background, ang rice terraces ng Ipugao. Good morning. Okay, to Pastor Santonia, Mayong Buntag Labs. Okay, nindot ang vlogs, no? Ang video. Medyo taas pang ano na, no? Okay, punta na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. At may title po ito na How is Our Character? Okay. When was the last time na narinig po natin ang message or a preaching or ang Sunday school natin that talk about integrity? So itong topic na ito, minsan hindi natin ito tinitake because sometimes matamaan po tayo, di ba? Yes, good morning to Ma'am Roslyn also. So, ito po ang Psalms 41, from verse 1 to verse 13, no? Hindi na natin basahin kasi mahaba. Pero makikita natin dyan on how King David talk about, he share about his experience sa kanyang mga kalaban, no? Sa mga nangyayari sa kanyang buhay, but most, ang kanyang blessing at ang kanyang relationship sa Panginoon. Yun ang maganda doon po, di ba? So, integrity. Because when we talk about integrity, it is an important part of a Christian life. Sa isang buhay Kristiyano, sa isang buhay na anak ka ng Diyos, ang integrity po ay importante, di ba? So, isang bagay po na makita natin palagi. Okay? So, to have integrity means to have character. Kung pupunta kayo sa PMA doon sa Baguio City, makita mo na isa sa mga nakatatakbo doon sa academy is ang word na integrity, no? Courage, integrity, saka yung isa pa, no? Because when you talk about integrity, we talk about character. So integrity is the opposite of duplicity. Okay? And the word duplicity, the same word sa word na hypocrisy. Hypocrite. Diba? So a person who practice duplicity is hypocrite and pretender. Yan po. No? So ang tao na gumagawa ng ganitong bagay, duplicity, is hypocrite, a pretender. So integrity means to have one heart, one mind, and to serve one master. So, ibig sabihin po noon, hindi pwede dalawahan. Dapat isa lang. Diba? So, it means not being divided. Not always changing. Ayan. So, isang bagay po ito na makikita po natin. Diba? So, when we talk about integrity, balikan ko uli, it means character. And it is not duplicity. Because duplicity is hypocrite and pretender. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Diba? Because when you talk about integrity, it means one heart, one mind, and to serve one master. So si David po nito, sumulat siya sa verse 12. Ang sabi niya, sa King James Version, as for me, you uphold me in my integrity. That is how David confessed and talk sa Panginoon. And set me before your face forever. Okay. To Grace and Brother Ferdinand Notarte, dyan po sa Bindoy, Negros Oriental, good morning. God bless you. And all the people there ng Bindoy Fundamental Baptist Church. And to my brother-in-law, Pastor Boots Amorganda, and to your family, good morning po sa inyo dyan. Okay.
Yes, salamat din Pastor Rina, no? Acosta, dyan po sa Mangagoy. So David wrote this, "You uphold me in my integrity and set me before your face forever." You know what? God knows us by our character. Alam po ng Diyos po yun. Whereas people, itong pagkaiba, ang Diyos alam po niya ang ating character. But ang tao, judge us by our conduct. Diba? Kasi ang character po, nasa loob po yun. Yung conduct natin, yung makikita na makikita sa araw-araw na panglabas. So when we become more, well, I mean, God knows us by our character, whereas people judge us by our conduct. So when we become more worried about conduct than about character, when we worried about that, our conduct starts to go down the wrong road. So kung ang concern natin is our conduct more than our character, we are on the wrong road. Sa maling kalsada po tayo. Because conduct and reputations are closely related. Conduct and reputation are closely related. Okay? So, but neither, balikan ko ulit, no? Medyo nawala ako ng konti. Conduct and reputation are closely related. But neither one guarantees good character. Okay, you get the point? Conduct and reputations are related. But it is not an assurance. It is not a guarantee that if you have conduct and reputation in life, you have a good character. Meron kang good character. So katulad, for example, itong mga Parises. They have a great reputation, but their character was evil. Yan ang magandang character doon, ha? Ang magandang example doon. Ang mga Pariseo. When you talk about reputation, they are good because they are expert of the law. But their character is evil. You know what? Ang Diyos po ay tinitingnan niya tayo. Sabi ko kanina, tinitingnan ng Panginoon ang ating character, ang ating behavior. He knows all about us. Walang nakatago po sa Kanya. Nahirap. Kaya nga, pag magplastikan ka, mahilig ka sa plastic, alam ng Diyos po yun. At minsan, kahit ano pa ang kaganda yung action mo, kung paano mo pinuportrait ang sarili mo outside, but actually that is not inside, talagang lalabas po yun. Lalabas po yun. So, He knows all about us. At ang sabi niya pa nga ng Panginoon, put me first in your life. Yun ang sinabi ng Panginoon, di ba? We should put God first in the book of Matthew. So not only does God see us, nakikita ng Diyos tayo, nakikita din po natin siya. Sabi ni David, set me before your face forever. So that is what gives us integrity. Knowing that we're walking, living, thinking, and speaking before the face of God. So sabi ni David, set me before your face forever. So what we are doing, nakikita ng Diyos at nakikita din natin siya. So, knowing na alam po natin na we are walking with Him, living with Him, and thinking Him, and speaking before His face. So when we fear Him, pag meron tayong respeto sa Diyos, we don't have to fear anything else. Diba? And when we walk in integrity and honesty, when we flee duplicity and hypocrisy, we can face anything. Sabi nila, yung mga statement ng mga tao, especially sa government, I could face you face to face.
So if we have this character in us, diba? At itatakwil natin yung duplicity or hypocrisy in life, kahit sino pwede mong harapin. Kahit na ang Diyos. David was able to face all his enemies because he had integrity. He prayed, ang sabi niya sa Psalms 86 verse 11, "Unite my heart to fear your name." Okay? Because integrity unites. So it helps us put our lives together. Kung wala kang tinatago, ma-unite mo po 'yon, no? Ang padula sa fellowship, 'di ba? Sa grupo. Maging maganda ang takbo ng grupo pag walang hypocrisy within. Lahat ay open book. Lahat ang integrity, ang karakter po natin nakikita. Pero mahirap minsan, 'di ba? Maraming mga tao na plastic, nakikihalo-bilo, pero deep inside mayroong samang loob. So, where is the character there? 'Di ba? We are just ang essential lang sa atin yung ating kandang na atin na at least hindi ka naging bastos doon sa grupo. But it is not the point doon. Sabi nga natin, it is not the conduct and reputation that matters, it is always the character. 'Di ba? Nakipaghalo-bilo ka nga, pero deep inside mayroon kang samang loob sa isang tao. Pero hindi mo pinapakita. Ha? Today, let's walk in integrity before the face of God. Kung ano man po ang ating karakter, nakikita po yan ng Panginoon. So don't be concerned with your reputation and conduct that you fail to look after our character. Because we could not hide that from the Lord. Nakikita po ng Panginoon yan. So ang tanong, how is your character today? How is my character today? Are we unified? Do you have one heart and one mind to serve one master? Because po ang opposite ng hypocrisy or word na integrity is the word na duplicity. Diba? So integrity is not duplicity. Hindi duplikara. You cannot serve two masters at the same time. Diba? Sabi ng Bible po yun. So, sana po makita natin, no, itong mga bagay na ito. No? Because I know that may mga situation sa buhay natin na our character is siya pong nakasalalay doon. So, it is always our desire. And we need to pray for that. We need to pray. Dapat natin pag-isipan po yun. Dapat natin tingnan ang mga bagay na it could destroy our relationship sa Panginoon. Because we could not serve God at the same time, you have a bitterness to your kapwa. So, and that is duplicity, di ba? Doble ang karakter na pinapalabas mo. But, ang paalala po sa atin sa psalmist, anong sabi niya? As for me, sabi ni David, you uphold me in my integrity and set me before your face forever. So sana po, mayroon po tayong napulot at naintindihan sa ating pong meditation sa umagang ito. No? At praying na ang Panginoon ay samahan niya po tayo. Okay, sino pa bang nandito? Pastor Magsipo, good morning po. Diyan sa Capiz, no? And then to Ma'am Jocelyn Magayo, na imbag na bigat kada kayo at ijay Manabo City. God bless you. Okay? So, sana po. Kita-kita tayo muli bukas, alas 8 ng umaga. Dito din po sa ating morning devotion. Insight from His Word. Ito po yung kayong kaibigan, Pastor Ray Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa Davao City. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Pakinggan po natin ang ating awit. Ito po ang ating hindi ka nagkulang. Okay.
ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panahon. Sasambahin, paligid man ay mahal.